Ayan, mga paps, no? Ito po ay MIUI 125. Kagagawa lang ito, mga pap. Ang naging problema, bumabagsak ang battery. Ginamit ito papuntang partida, hindi agad nag-charge. Binatak ulit, binalik dito. Ang una kong tinitingnan dyan, mga paps, ito, mga socket na ito. Ayan, tinuntinan nyo. Yan yung charging system. Kaya kung minsan ayaw mag-charge dahil tulad nito, maitim. Ayan, maitim yan. Ayan, dyan yan nakadikit. Papunta yan sa regulator, yung puting yan. No, bubuksan pa rin natin yan, titingnan natin kung ano pa problema. Lahat, i-checkin natin yan hanggang doon sa rectifier regulator. Babaklasin natin yung mga pads. No, yan na, unang-unang chine-check. Ito, i-checkin natin yan. At ito, kung bakit hindi siya nag-charge, maigi. No, lalulubat, hindi siya na nag-charge lagi. Lubat lagi. Nandun na yung battery niya, i-charge yung battery nito. At ayusin na. Ayan, kina natin yan. At yung linya, chichikin natin yung linyang iyan mamaya, isa-isa. At babaklasin ko muna yun. No, ganyan po paggawa, mga paps. I-share ko sa mga mechanic dyan na nagkakaroon ng problema ganito. No, i-vlog natin yan. MIUI 125 po ito. Ano, matagal na to. 7 years na ito, motor na ito. Okay, yan, mga paps. Excuse me. Baklas na natin. Ito yung regulator niyan. Tinan nyo yung regulator niyan. Regulator ng MIUI 125. Ito yung AC niyan. Kaya hindi siya nag-charge maigi dahil dito. Ibig sabihin may problem na to or yung socket. Kaya tatanggalin natin yan. Titignan natin yung socket or ito talaga ang may problem na. No? Yan, ha? Tanggalin natin yan. I-share natin sa inyo, mga paps. Yan, mga paps, yung regulator niya, tinanong yung ibang style ng regulator. Mga M3 ganyan po, may mga bukol ito, ibang style. At ito, ayan, tinignan ko yung mga dugtungan. Okay naman, pero chichikin pa rin natin kasi doble-doble yung dugtong. Ayan, dapat isang dugtong lang yan, mga paps, no? Para ano, ayan, lumula yan doon sa battery, papunta sa battery yan. Chichikin natin lahat ng linya. At ito, isa-isa na lang natin kasi totally ano naman yan, eh, dito nakalagay. Isa-isa na lang natin to kasi mahaba na yan, oh. Ayan, nagiging dahilan dyan tong regulator na ito. At i-resisting natin buong linya kung goods. Pag hindi na, kung okay naman ang goods, ito na yun ang problema talaga. Kaya ako kinalkal to kasi may mga dugtong kasi yan, maka umido na, kalawangin na, hindi na gaano ayan, oh, tinan nyo. Okay, okay, ha. Tignan natin yan. Ayan, mga paps, ha. Tinignan ko yung mga linya. Putol, alos ito nakakunik. Alamin natin kung saan ito nakakunik. Dapat, ano kasi yan, eh, buo. Wala dapat itong kukunikan na iba. Galing dapat sa regulator. Ayan. At battery fuse. Pero may itinap dito na galing nakatap dito sa red. Alamin natin yan kung saan ito nakakabit, no? Kasi kailangan po kasi walang nakakabit talaga yan dyan, ano? Eh, nakasuporta, oh. Brown to, eh. At ito, mga pap, chinik natin. Okay naman, wala naman siyang putol. Good naman, oh. Titisterin pa rin natin yan. Naka-full web na ito, mga paps. Talagang full web na siya. Ayan yung puti, dalawang puti, kahit baliktarin yan, good yan. Kaya pwede i-convertan ito ng ibang regulator, ano, mga paps. Yung linya, okay naman, tinignan ko maigi, good naman. No?
Ayan ha. Tingnan natin may gito mga paps, no. Good yan, titisterin natin yan uli. At yung mga linya. Ang talagang problema rito, maaaring ito mga paps, hindi siya nag-charge maigi. Ano? May nakadugtong naman lahat, no. Nakadugtong naman, pati sa sasiyan. Yung rambilis niya kasing malubat, no. Nalulubat, tinakbo na nga ng malayo, hindi pa rin nag-charge. Kaya, hinala namin dito. Ito, good naman, naka-full whip na yan. Ang ganitong stator kasi mga paps, full whip na talaga, yan o. Nakalutang na yan, mga paps, dulo-dulo yan. Dulo-dulo. Makabilang dulo, kaya full whip talaga ito, malakas ang charging nito. No? Kapag taka nga mga paps, hindi nag-charge maigi. Okay ah, maaaring ito. Pero alamin natin yung nakadugtong na ito kasi in-repair. Di natin lang kung sino ang nag-repair nito. Galing din sa ibang shop. Yan, ang daming dugtong eh. Kaya malubis malubat ang nagkakaroon ng problema or sira na ito. Ayan ah, sinishare ko sa inyo para matutunan nyo ang ganitong mga problema ng M3 na lulubat. Hindi po kasi pwede agad regulator, palit agad, hindi. Kailangan natin i-check maigi para matama at hindi tayo mapahiya sa customer. Ano? Ayan mga pap, chichikin natin dulo-dulo ng puting ito. Ayan, ang puti. Itong dulo-dulo. Tingnan natin kung may ground. Ayan yan, o. O, puti. Dapat tutunog yan, dalawang yan. O, diba? Ibig sabihin, good ang linyang ito. O, diba? O, ngayon, chichikin naman natin yung linyang yan papunta dun sa sakit. O, yan mga paps, puti yan. Puti. At dito sa dulo, chichikin natin dito sa sakit niya ito. Kung mayroon. Pag wala, hindi tutunog. Pag mayroon, tutunog yan. No? Ayan, tira na. O. O, ibig sabihin, good. Good ang dulong yan. No? Dito, kabila naman. O, ayan ha. Kabila naman ang puti. Ibig sabihin, good mga paps. Good ang linyang yan. O. Wala dito sa puti hanggang dito sa sakit na ito. No? At chichikin naman natin yung red. Red to red, no? Red to red. Itong red na ito hanggang dito sa fuse. Hanggang dyan sa fuse. Yan mga paps. Yung sakit yan, yung pula, itisterin natin itong pulang ito sa fuse. Ano? Tignan natin. Dapat dito wala, oh, wala. Ito, testing natin. Oh, ibig sabihin buo, ano? Yung linyang ito buo. No. At hahanapin pa natin 'to. Itong linyang itong isa. Bakit ito nakakabit dito? Para saan ba 'yan? No? Itong linyang itong isa. Dapat wala. Wala dapat nakakabit diyan. Yan, hindi na natin gawa yan. Hindi natin alam kung sino ang gumawa nito. No? Dito natin chichikin. Ano na ha? Sa rig yan. Dalawang rig kasi yan na papunta sa battery fuse. Dito yan. Ito yun. At ito namang isang rig na makapal papunta sa susian. Ayan, susian na yan. Papunta yan dyan. Sishare natin. Ititis natin, no? Nakadikit yan. Kasi nakataktong brown eh. Oh. Yan mga paps, nilalagay na natin number 18 na wire. Malang ganda na po yung wire na yan, pang automotive na yan. Kapal yan. Ito na yan sa fuse. Sa fuse box. Pinaganda ko na yan. Inayos ko na talaga lahat para hindi siya naglolos yung charging.
At idudugtong na lang dito yan. At ito, lilagay electrical tape at yung ibang ano, ayusin ko pa. Ayan, pupunta natin yan. At ito, ayusin natin yan. Para, good na good, no? Ayan ha. Mamaya, sunod natin yan. Kaya ginawa namin, convert kami ng Liuha, original na ano, regulator. Ayan ha. Ayan, tinan nyo. Ang yellow sa white at ang pink, orange, no? Orange sa ano din. Ayan, yan. Ay, pink, ano, sa white. At ang green, black, at ang red, pagsamahin, yan, yan, oh, tinan nyo. Yan, i-start yan. Start na. Start natin. Para alamin natin ang voltage. Ayan, yan, yan, ha. Kasi nalulubat ito. Hindi kasi nagkakarga. Kaya convert kami sa ibang regulator. Ayan. Ayan, ang voltage niyan ay 12.9. Patay pa lang yan, ha. Ngayon, paanda rin yan, ha. O, ayan, oh. Ayan, 12.9. Pag binirate yan, tataas yan. O, ayan na, oh. Full wave na yan, mga paps. Yan, discard na yan. Kaya pag wala kayong mabiling regulator, yan po ang inyong gamitin. 13.3. Good na good, oh. Yan, bubuhayin pa yung mga ilaw. Tignan, naka-ano yan? Hazard po yan. Pero ang kuryente niya 13.2. Kumbaga ilang ano lang ang naibawas, buhay lahat. Kaya kayang-kaya pang anuhin. Malakas, malakas yung mga. Malakas, malakas. Oh, yan ah, mga paps. Kaya kung gusto niyo magpa ano, kung gusto niyo mag-convert, Liuha po ang gamitin. Ito, wala na po kasi mahina na, nalulubat ang battery. Yan. Diba, pwedeng-pwede. Ngayon titipan na po 'yan. Oh, 'yan. Okay na 'yan. Okay na. Ikakabit na, titipan kasi 'yung mga wire 'yan na-repair nga. Okay. Okay, okay. Ito po kasi mahal ito. Init nga. Mahal 'to, mahal. Ano, mga paps? Kaya kung wala kayong mahanap, convert, pinaka the best 'yan. Okay, okay.